Magandang gabi, ako po si Dom, ang lalaking natuto ng pagmamahal sa isang babaeng nagkaroon ng karoon muna ako ng nakaraan ng mga karelasyon bago man naging kagaroon ako ng anim babae sa buhay ko. Dalawa doon ay binasdik ako. Dalawa doon ay pinagsabay ko dahil pinagmastan ko sila kung sino ay ngunit ang isa doon sa kanila ay call up muna dahil hindi siya yung babaeng napagkatila. Yung isa naman ay umabot kami ng isang taon at hanggang ngayon hindi ka naman ay may gusto naman sa akin. Ngunit ako ang ayaw dahil bantay sa kasama kami ng aming amo. Hindi rin nagtagal ang relasyon namin. Ngunit hindi siya nang hindi nagpaalam sa akin. Dahil nga bantay sarado kami ng amo namin. At sa pag-list niya ay kahit kailan hindi ko binibigay. Pero kinuha pa rin. At sa pang-anim, nagkaroon ako ng text. Isa siyang Muslim. Two texts ang pag-uusap at tawag lang tapos palitan ng sulok kasi noon ang 33T niya cellphone. Doon kami unang nagkakilala. Wala lang kami sa kanya nung mahulog ang cellphone ko at di ko na nakita akong iba. At yun na nga habang kasi pa ng pang-anim kong kasintahan, kami na ng partner ko ngayon. Sobrang tagal ko ang nakabili ng mouse. At nang nakabili na nga ako ng cellphone, tsaka pa ako nagparamdam sa pang-anim kong galit siya. Galit na sinabi ko ang lahat. Bila niya akong pinapaya ng cellphone, hindi na nga kami nag-uusap. Sa mga karanasan ko sa buhay pag-ibig ay naging kami na nga ng partner ko. Simula ang lahat na magkasama kami sa isang trabaho. Bago pa man kami nagkakilala ay umuwi muna ako ng bakasyon sa lugar ng aking ama. Isang buwan ako lumalaki sa aking trabaho. Sa planta ng isang kahoy, ako ang nagtrabaho bilang pakiawan. At doon kami unang nagkita. Tapos noon ay pinakilala ako ng aking dyan. Sa partner ko ang anak niya na buong akala ko magkasama sila sa isang trabaho kaya inakala ko talaga na magkaibigan lang sila. Imagine na pala ay kami na lang pang-anim kong kasintahan. O karelasyon noon. Dahil noong nga panahon na iyon ay hindi ko nagbigay ko pa sa gusto ng time na iyon. Dahil yun nga kami pa ng pang-anim kong kasintahan. Dahil mahal ko pa ang babae sa ako sa buong buhay ko. At dahil nawala ang cellphone ko, hindi na kami nagkausap. At yun nga, nagkasama nga kami ng partner ko sa isang trabaho. Dahil pinagsama kami ng sinabi ko sa tinulungan sa trabaho nila. Kasi hindi pa masyado marunong ang partner ko sa trabaho na iyon at palabiro. Talagang makawila akong tao. Kaya malapit ako sa mga taong gusto makipagkaibigan sa pang-anim kong kasintahan o karelasyon. Naghanap ako ng makakausap. At hanggang sa pinakausapan ako ng aking binan na sa mga sa trabaho ang partner o anak niya. Na buong akala ko noon ay magkaibigan lang sila. Pero hindi pala. Dahil daw ang binan ko sa akin. Dahil doon pumayag at nagsama kami ng partner ko sa isang trabaho. Kaya binigyan ko ng oras, masamahan lang siya. Nagsama na ang kanyang partner ko sa isang. Dahil masyadong mabilis sa pagkilos at sobrang tahimik siya na parang wala siya sa sobrang bilis ng partner ko sa trabaho namin para bang hinahabol kami ng aso sa katakbo. Sa kilos niya, sinabayan ko lang ang partner ko at para mabilis matapos ang ginagawa namin trabaho. Habang ang partner ko, binasag niya ang kanyang ugaling tahimik at nagsimula na siya magsalita. Ako sa isang buwan namin pagsasama sa isang trabaho ay sobrang saya ko na kinakausap ang turing ko sa kanya. Kahit tinukot niya na kami ng mga kakilala ko at sobrang sweet niya sa akin ng time ko. At tinukot na talaga ng mga kasamaan namin sa trabaho. At kami nga, dahil sweet daw kami sa isa't isa, kaya daw kami tinutukson ng mga kasamahan namin sa trabaho. Magandang gabi, maligayang pagbabalik po dito sa ating kwento ng pag-ibig na pinamagatang natutong magmahal sa babaeng nagparamdam ng pagmamahal sa akin. Ayan, bago natin pagpatuloy ang kwento ni Dom, kung sinong lalaki natutong magmahal sa isang babaeng nagparamdam ng pagmamahal, ayan, marami pong salamat po sa nanood na ng unang episode ng kwentong ito. At ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Dom. Habang tumatagal ang aming pagkakaibigan, mas lalo pa itong tumibay. Ang hindi ko na malayan sa isang pagkakataon, pinaramdam niya ang nararamdaman niya para sa akin. Sa pamamagitan ng dinalhan niya ako ng pagkain mula sa bahay nila, pinagtimpla niya ako ng kape at pag may inuutos ako halimbawa, kumuha ka ng pang-snack natin, sabi ko. Sa akin mo ilista. Hindi ko alam, gulat na lamang ako na makita ang listahan ko, bakit ang liit ng babayaran ko. Sabi naman ng may-ari na tindahan, nakalista sa pangalan ng baba ng kasama mo sa trabaho. At yun nga, pati bilas ko ay nagtaka na rin sa mga kinikilos niya. Hindi naman daw siya ganun dati, sabi ng bilas ko. At sabi, pati pagdala ng gamit tulad ng paso, kutsara at plato at sinali pa ako sa pagdala ng kanin dahil magkasama daw kami sa trabaho. At doon, nagtaka ako bakit sinali niya ako sa budget ng pagkain nila na baho nila ng biyanan ko na oras na iyon. Ang hindi ko alam, may kunting kirot na pala sa puso niya kaya niya ginagawa iyon. Ganon nga siguro kainit ang namalayan niya para sa akin. Ako naman hindi ko lang talaga pinansin ang effort na ginagawa niya para sa akin dahil nga mahal ko pa ang pang-anim kong girlfriend. Ganon pa man maraming tao na ang nakapansin sa amin na sobrang close namin sa isa't isa. Tinukso-tukso na nga kaming dalawa. Hindi rin kami nagpatinag na dalawa dahil ako hindi ko nakakalimutan ang pang-anim kong kasintahan at siya naman ay masaya lang at alam kong kinikilid siya kahit naman din ako. At kahit pa nga mga biyanan ko, babae at lalaki ay tinutukso din siya na in love na daw siya. Kasi nakita ng mga biyanan ko, nagkakaiba ang kinikilos nitong partner ko. Siya naman ay kinikilig din at ako naman ganun pa rin ang nararamdaman ko. Ganun pa rin ang pagkakilala ko sa kanya. Minsan nilapitan ko siya. Ang sabi ko, may gusto ka ba sa akin? Tanong ko sa kanya. Siya naman ay ngumiti lang.
at ayaw tumingin sa akin. Alam ko naman na nahihiya siyang sabihin. Siyempre babae siya at lalaki ako. Kaya alam kong ayaw niyang sabihin ang nararamdaman niya. At yun, hindi ko na pinilit at tinayaan ko na lang siya. Sa pagkakataon kasi na iyon, hindi ko pa talaga ramdam yung init ng pagmamahal niya. Pero nakitaan ko siya ng kilos na kakaiba sa akin. Kasi nagsimula na siyang mailang sa akin noong mga oras na iyon. Hanggang isang araw, hindi ako nakapunta sa trabaho at nang masamahan ko sana ang partner ko. Ngunit nagkasakit ako, sobrang sama ng pakiramdam ko ng mga oras na iyon. Maya-maya pa ay kumakatok siya sa pintuan ng bahay ko. Binuksan ko ang pintuan ko, ang partner ko pala ang kumatok ng mga oras na iyon. Nagulat na lang siya, hinanghina na ako. Inalalayan niya ako pabalik ng higaan ko. Inutusan ko siya na ikukuha ako ng makakain sa karinderiya malapit sa amin. Kasi gutom na ako ng mga panahon na iyon. Yun nga, pumunta siya sa karinderiya. Pagbalik niya, may dala na siyang pagkain para sa akin. At dahil malapit lang ang bahay ko sa pinagtatrabuhan ko, tatlong araw niya akong kinumusta. At doon pinakita niya sa akin ang ramdam niyang pagmamahal sa akin. At yun na nga, inaalagaan, inarugaan niya ako. Pinakita niya ang gustong ipakita niya sa akin. Pinakain niya ako, lahat ginawa niya para mawala lang ang sakit ko. Doon nga, naramdaman ko ang pagmamahal na ninais ipahiwatig ng partner ko sa akin. At napagtanto ko sa sarili ko na baka mahal ako ng babaeng ito. Baka may gusto lang talaga siya sa akin. Kasi minsan ko na siyang tinanong tungkol sa nararamdaman niya. Ako lang talaga ang nakakita kung anong effort na ginagawa niya para sa akin. At dahil hindi na nga kami nag-uusap ng pang-anim kong kasintahan, isinubukan kong niligawan ang partner ko noon. At baka sakali sasagutin niya ako agad. Ngunit hindi pala. Sinabihan pa ako ng partner ko. Pumunta ka muna sa bahay namin. Yun ang sabi niya. Ganon pa man tuloy ang pag-uusap naming dalawa hanggang sa nauwi sa kulitan. Sabi ng partner ko sa akin, alam mo ba saan ang bahay namin? Nagpapanggap naman akong kunwari, alam ko. Oo, alam ko. Ngunit ang totoo pala ay hindi. Ilan ba ang bahay ang nandoon sa lugar namin? Tanong niya ulit sa akin. Sabi ko naman, tatlo. Nagtanong ulit ang partner ko sa akin, may mga puno at niyugan ba sa amin? Sagot ko naman, oo, marami. Hindi pa rin naniwala ang partner ko sa akin. At nagtanong ulit ang partner ko sa akin, nakapunta ka na ba doon? At yun, napaniwala ko siya. At yun nga ang pangalawang episode natin sa kwento ng pag-ibig ni Dom na pinamagatang natutong magmahal sa babaeng nagparamdam ng magmamahal sa akin. So yun po ang kwento ng pangalawang episode ni Dom na sinasabi niyang, ayan, nagsisinungaling siya para sa pag-ibig. Mga ka-tricks. So ayan mga ka-tricks, abangan niyo po yung ating pangatlong episode at ang masasabi ko, ang ganda talaga ng kwentong ito mga ka-tricks. At sana inyong subaybayan. Ayan mga ka-tricks. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ayan. At ito ang kwento ng pag-ibig ni Dom, natutong magmahal sa babaeng nagparamdam.